Yun nga po yung nabanggit natin kanina, no, bago tayo nag-break, eh, pagkaunda, syempre sa pag-alala natin sa ating mga mahal na yumao, hindi mawawala yung lungkot. Kasi sa experience ko po, siguro ikaw din may ano na kahit na anong, kahit gaano pa katagal yan, kay 10 taon pa yan na nawala, and tuwing inaalala mo, nandun pa rin yung kurot sa iyong puso. Pero kailan ba tayo dapat bumitaw sa kalungkutan? Sabi nga nila, ang lungkot ba ay dapat hinaharap head on o dapat bang i-divert natin at makapag-move on na tayo? Paano nga ba alamin natin yan mula sa ating expert psychologist, ang ating Suki, ang mahal nating si Dr. Lillian Gee Nang Gee. Hi, Doc. Hello. Hello, good afternoon sa inyong lahat. Aba, ang saya-saya ninyo, ha? Ano ba, dahil sa wine ba yan o dahil sa holiday yan? Ha, may Halloween eh, tapos yung isa dahil sa wine, ha? May paganyan-ganyan na po talaga, may happy Pinay pa. It must be the wine and the holiday, ha? It must and the birthday. And the birthday. Yeah, oo nga pala. Halloween, happy birthday. Eh, puro H ya, di ba? No? Maraming happy salamat, Doc Ali. Thank you so much. Ay, naku, isa ka rin pala sa mga, nalulungkot today, Doc. Kasi, di ba, you just lost your husband recently? Yes. My husband passed away last September 2000, last year, 21, due to COVID. Mm-hmm. Oo nga talaga, no? Kasi alam mo, kung you lost someone, hindi lang memories ang nawawala, eh, di ba? Yeah. Yung lifestyle na magkasama kayo, yung everyday na ginagawa ninyo, di ba? Nandyan din yung mga, hindi lang ginagawa, in time together, mga memories, financial, maraming bagay yun. The quarrels, so, the misunderstandings, the nitty-gritty of hindi tinakpan ng toilet. Yes. Ugali niya ang toothbrush ay toothpaste. Yes. Dahil maling pindot ng toothpaste, pakakainin mo ng sunog na kaning for 1 month, 'di ba? These are so many things that you remember. Totoo naman talaga, it's not easy. But this is something that is real, that is my here and now, and that is one thing I have to face. Yeah, you're still sad. No, of course. It's just one year. Of course. It's not 1 year, it's not 1 month, but it all depends on sa ibang tao kung ano, how, number one, how do they define moving forward? Uh-huh. Diba? Yung ibang tao, sabihin niya, yes, resiliency factor. Me kasi, I am blessed. Me and Winnie, that I have my Bible study group, the Open Hearts, who would constantly pray with me. I have my friends who are professionals, whom I can always run to, Dr. Aque or Dr. Villar. And you know, I am one person who talks about it. In fact, I did not keep it a secret. When a lot of my friends are already starting to find out that my husband passed away, many are already privately greeting me. So sabi ko, ang dami-daming message, hindi ko masagot na ito. At saka I'm grieving. Binongga ko na sa Facebook, in-announce ko na lang. Kasi, you know, and that's where I really found out what I'm advising people. The first really steps is to really accept. Kasi there are so many things that, you know, maaaring sabihin mo, baka na nanaginip lang ako. Baka ito'y romantic movie lang ito, di ba? Or sa mali mo, baka matulog lang ito, ba naginip lang. But it will start when you accept the truth. That is the first step to healing. Mahirap kasi magde-deny ka pa, makikipag-bargain ka pa, Lord. Sana wag, Lord, bigyan mo pa, di ba? Marami tayong gagawin eh. But the first step talaga is when you close your eyes and you tell yourself, totoo ito, Ali. Totoong totoo ito. Doc, syempre yung iba, mahirap, madaling sabihin na mag-move on. Sabi nyo nga, ang ginagawa ninyo ay you go out with your friends. Pero at the end of the day, mag-iisa pa rin tayo. So mafe-feel pa rin natin yung loss. Yeah. So how do we cope with these moments? No matter how blessed you are, how many friends you have, tama po, mate, at the end of the day, you will go back to your own room.
You will be the one to turn on the lights. You will be the one to do everything, knowing that the other side of the bed is now occupied by you. Diba? Yes. When dati nagtutulakan kayo, ngayon nasa iyo na yung big space, but it's so empty. The best way talaga, hindi ko masasabi na hindi umiyak, because crying, and I like people, not because I want to make people cry because of my profession, ha? But I believe that there is a reason why tears are made for us. Hindi ho ba Halloween-y? Kasi ang tears po ay gamot. It's an antidote to our pain. Mm. And as we cry, we are expressing ourselves, we are accepting ourselves, and dahan-dahan din, natatanggap mo. You know, even now, I still slap my face. Uy, gising na, totoo ito. Because ang hirap-hirap tanggapin na totoo ito. Pero it is true. And at the end of the day, you know, you really have to accept, know that this dark room, instead na dati nagtutulakan kayo, sino magbukas ng ilaw, uutusan mo pa, di ba? Buksan ka ilaw, buksan mo na, di ba? Diba? Ngayon, you will be the one to touch the light switch. Mahirap yun. You will be the one to open the door, to turn on the doorknob. Hindi gagaya dati, prinsesa ka, please open the door, mga ganun, di ba? Pag kotse, please open the door. Ngayon, you have to do it on your own because you know this is the here and the now. Ang here and now is ikaw na. Hindi naman ibig sabihin, you know, a lot of people say mag-isa ka. Actually, pag yan ang feeling natin, no, Maring Mini at saka May, if we feel we are alone, then we will be alone. But if we will only open up our eyes and our hearts, makikita natin ang daming mga kamay na nandyan reaching out to help you. Hinihintay lang, hawakan mo lang, tutulungan ka nila. You're not alone. We're not alone. Lalo na ngayon, even dati when I lost him, surge pa ng pandemic, we cannot go out, ganon. I felt the care and the tenderness ng lahat ng tao because they send messages. So, totoo yun. Hindi porke nakaka-move forward ka na, nakakalimutan mo. Moving forward doesn't mean forgetting the memories. It's still keeping the memories with you as you exist, as you go on with your everyday life. Eh, Dok, yung iba, ayaw pa. May mga parang kinakahon muna nila yung kanilang sadness, yung kanilang grief. Later na, magtatrabaho sila, keep themselves busy, some clean the whole house, some keep themselves busy by going around to different parts of the world, going on, you know, parang as if things are normal. Is that healthy? This is healthy, but again, it goes back, what is your motive, di ba? Look, I've been to Italy and I felt sad also. 2 months ago, I was in Italy. I felt sad all the places, lalo na mga malls, di ba, Marigwini at saka May, di ba? Lalo na yan. You will remember na nung nandiyan kayo, namimili ka, anong kulay bibilhin, nginaw-ngyaw-ngyawang ka, di ba? But you know, moving forward, you know, keeping yourself busy is okay. But again, it all goes down to what is your motive? Gusto mo makalimutan siya? Pinipilit mo kalimutan siya? The more you force yourself na kalimutan siya, kalimutan niya nangyari, the more it's going to be heavier load on you emotionally because you are rejecting the truth. You are not living in the here and the now. Okay? But as you accept the truth and live with it day by day, you will remember the happy memories. Ako nga eh, when I was buying my things in Italy, sa mall, especially my favorite brand, and I know how he would react when he see me. The eyes would be rolling, ang taga-taga na mamili. As if ang dali mamili ng Prada, di ba? Parang pwede ba lahat ng kulay, di ba? If only, yeah. Di ba? So, the eyes would be rolling. I still remember those memories, but instead of dati, kung kasama mo, maiirita ka, di ba? Now I remember them with a smile because I know saan man akong pumunta, anok man gawain ko, kasama ko rin siya. Because the memories are so fresh. The memories are with me. And the memories are the ones I would keep in a box inside my heart. Mm-hmm. But I will not deny the truth na wala na siya. Mm-hmm. Hindi mo pwede i-box. Mm-hmm. Eh, Doc, meron kasi akong kilala
biglaan din namatay yung asawa. Mm-hmm. So ang ginawa niya, ayaw niyang i-let go yung things. Actually, yung shirt na hindi pa, yung huling shirt na suot ng asawa, katabi niya matulog, inaamoy-amoy niya, habang umiiyak siya. Tapos meron naman, ayaw rin, gusto iligpit agad yung mga gamit, ikahon, para hindi niya nakikita, para hindi masyadong mabigat. Nakakatulong ba talaga yun? Yung ganun. Magkaiba sila. Yung isa, hiniyayakap, inaamoy-amoy. Yes. Yun, niyayakap, inaamoy-amoy. Walang iniba kagaya nung ano, di ba? Yung cartoons, di ba? Yung parati niya hawak yung kanyang ano diaper. Si Linus. Yes. Remember that? That's attachment. That's Charlie attachment Brown. Linus. Oo, kay Charlie Brown. That is a behavior talaga na nangyayari talaga sa atin. Some people believe in that. Pero sa panahon ng pandemic, ayaw mo labhan, inaamoy-amoy. Parang may kalaban yata tayong virus. Diba? Ako kasi, my husband is somewhat, hindi siya somewhat talaga, mataba siya. Okay? Mataba siya. So what I do, I know the memories. I know if he were alive, he would want to share his things with other people. Yeah. In fact, yung mga damit niya malalaki, mga jacket niya, ang daming natuwa at nagpasalamat kasi sa kanila napunta. Pero sinabi ko, mag-diet kayo ha. So, I know the memories gusto niya makatulong, ma-share sa iba. So that's what I did. Hindi sa hindi ko maalala because the memories, you don't need objects. You don't need anything to remind you of your memories with the person. Kung yung iba gusto holding on to the things, itatago, gagamitin, amoy-amoyin, at itabi-tabihin niya, okay na okay din yan if that is their way of coping. Ang iba naman, kung gusto itago, iligpit, ayaw na niya makita, that is also their way of coping. But again, remember, however, whatever style you do, you will always iitago mo, ibaon mo, ilagay mo pa sa ilalim ng puno, ng mahiwagang puno ng santol, mangga o balete, di ba? You will still remember. There is no way of the memories taken away from you, not unless tumanda mag-Alzheimer ka. So you also have to always be, alam mo, you have to be, ako, I have to be ready every day to face the painful memories. The painful memories, you have to, because it's about acceptance. It's about, those memories are painful. Eh. Roller coaster yan. Yung sinasabi nila ni Kublai na, Kublai Rose na 7 stages of grieving, denial. Yeah, yeah. Not everybody goes through that, ha? It's not true, ha? Not everybody goes Hindi through that. Hindi yung template, Doc. Yeah. Mm-hmm. Alam mo, meron pa nga akong kaibigan tumawag sa akin, Ali, di ba you lost your husband? Yes, so you're grieving? Yes, I did. You went to the 7 stage? Kasi my husband died. Pero bakit parang nai-skip ko yung stage number 3 na pupunta na ako sa 5? No, you don't have to stage 1, 2, 3, 4, 5. Your emotions are very important. Hold on to it. You don't have... Kubler-Ross is just telling us. It's a book sharing with us the ideas. It doesn't mean that you should do it. Our emotions are roller coaster. So talagang hindi lahat ng tao will go through those 7 stages. Doc, what if... sa iba-iba rin, kasi-kasi rin naman, Doc, di ba? Kaya nga, wala na, sa opening natin, walang makakapagsabi kung hanggang kailan ka magiging sad, hanggang kung kailan ka makakakope. Pero for some people, it's fatal, Doc. Paano ba natin maiiwasan yan? Fatal in the sense na ano? Parang gusto nang sumunod. Fatal in the sense life doesn't mean anything anymore. Because it's incomplete and I don't want to live by myself or alone. And parang yung sinabi mo kanina, you're not alone, you're with your friends. Parang no matter what they do, kahit anong messages ang ibigay, kahit na anong presence ang iparamdam, wala, nega, NR. Ang gusto niya, sumunod. Yung partner. Let me get it right. When my husband passed away, even with my friends, they did not help at first. Ah. Tama yung sinasabi mo, Maring Winnie. Yun talagang feeling kung ako pa nga, as the Lord, ba't ako? Ba't siya? Ba't yun na lang ako na muna? Para kasi gusto ko, maganda-ganda pa ako, di ba? Hindi pa mahirap i-makeup yung mukha natin. Parang, Lord, bakit nauna siya? Dapat ako na lang. Siya, hindi naman siya conscious sa makeup niya. Ako conscious. Mga ganun. Di ba ganyan tayo mga babae? Remember, di ba? So, even with all the friends, walang makakatulong sa'yo kung hindi ikaw lang. Now, if you have the urge to want to go with your better half, you better think again. This is very normal.
ako, I went through that. I had that kind of feeling also. Nangyari din sa akin yan. Okay? Okay. Until nakapag-isip-isip ako. Lahat ng tao, they will go through that. Gusto ko na din aling mamatay. Gusto ko na sumabay. O sige, kung gusto mo na mamatay, gusto mo sumabay. What's holding you on? What made you alive today? What made you, what is the reason why you are motivated to call me today and discuss about this? Importante, alamin nyo the motivation for you to be alive today. Bakit mo nasasabi sa akin, gusto mo nang mamatay, gusto mo nang sumabay sa kanya? Ano ba ang ginawa mo ngayon araw that made you be able to say this to me straight to my face? Wala lang, naisip ko lang, ha? Naisip mo. O kung yan na naisip mo, meron ka ba kaya ibang bagay kayang isipin aside from this? Diba? Many people, because they don't know what to do, they cannot be productive, they want to join their partner. Remember, it's not you being productive, ha? It is your thought that makes you feel productive or not. Mm-hmm. Diba? Yung iba sasabihin, gusto ko na mamatay kasi hindi ko na alam ano mangyayari sa buhay ko. Anong mangyayari sa buhay mo? Work on it. Uh-huh. Focus. Build your life. You do not have to crumble your life because your partner died. Your partner will be ashamed to see you in heaven kung ganyan ka. Diba? Sabihin, ito ba? Diba? Ay, naku, dai, ba't ka sumabay sa akin? Meron ka ba mga tatapos? Diba? Diba? Tapos sasabihin mo, mali ba? Babalik ba ako? Ano, hindi ka na pwede ka bumalik. Nakikate ka na, dai. Diba? Mm. Too late, honey. Yes. You have to understand why. Ako din eh, that was my question. Ba't hindi na lang ako? Siya na lang. It is a struggle. It's a struggle until now. Sometimes I think about the two. That's very, very normal. But when you think again, why am I here? I see the face ng kasambahay ko who's been with me for 20 plus years. O nga, pag namatay ako, paano kaya siya na hindi nag-asawa dahil sa akin? Ako may dahilan. Diba? You will see the motivation of why you are alive if you will only open up your heart and look inside yourself. You will find the answer. Okay. May mga taong naglilinger, di ba? Na hindi dapat patagalin. So, malaking help siguro yung family members na naiwan. Yeah. Na para makakope. Ayan. Ano ko doon, Doc, before dagdagan ko lang yung concern, tawag to, yung issue ni May. Paano ang treatment ng family and friends sa kanya? Kasi ikaw, while you were talking, you were parang tough love eh. Straightforward. Kailangan ganun din ba? O medyo iko-console mo muna na okay lang yun. Ganyan-ganyan. Iiyak mo lang. Healthy yan. O kaya tama na. Tigilan mo na yan, sumusobra ka na. OA ka na, tagal-tagal na, nakaka-ilang buwan na. Okay. From a loving, caring friend to a witchy-witchy friend? Hindi. May sasabihin ako. Sige po. Hindi naman pwede lahat ng tao tulad ko kasi di lahat tayo sundalo. Uh-huh. Kailangan din meron din tayo lieutenant, di ba? Mga ganun. Ibig ko sabihin, I like that, iiyak mo yan. Eh, paano kung hindi ako iyakin? Ayan. Hindi, one thing yan. Yun, iba pa sinasabi pa nilang ganyan. Okay lang yan. Huwag ka mag-alala, hindi ka nag-iisa. Paano hindi ako nag-iisa? 7 anak ko, ang youngest ko, 2 months old. Diba? Totoo din yan. Ang dami kong utang. No, hindi pa na, ang dami kong utang. Yung 3 kalabaw namin, nahuhulog lang. Yung pala, nasagla na, diba? Nakaka-2 months lang. Okay. Meron naman, ganyan ha. Okay lang yan, Mahari. Okay lang yan, friend. Wag mo na labanan ang kagustuhan ng Diyos. Mabuti nga eh, mas maayos yan, kinuha na siya ng Diyos. Dai, sinisipan ninyo ang Diyos. Diba? From where I have been to where I am now, and you know, I'm not yet there. I'm still a huge broken work in progress. I notice pala, maski lahat ng tao gusto, kasi my husband is a businessman, 100 plus a night, okay? Eulogy, ang dami nag-aagawan, mag-eulogy sila magsasalita. Hindi man ako binigyan ng spotlight, sila na lang yung magsasalita lahat, di ba? But you know, I found out, they say the nice things, kaya nga eulogy, the best things. But after that, how many came and asked the widow, how are you?
How may I help you? Do you need help? Mabibilang lang sa kamay. Kaya pag ako kayo, meron kayong loved ones o family members na namatayan, na nakikita nyo na hanggang ngayon, eh, na nahihirapan mo mag-move on, huwag kayong magsabi na, ah, ayoko na siyang tanungin kasi hindi ko alam ano sasabihin. Dahil, hindi na kailangan ano sasabihin. The mere fact, alam niya na may taong nakikinig sa kanya, na may taong nag-aalala sa kanya, is a very strong force. Is a very strong force para sa taong namatayan o nawalan. Huwag natin sabihin, ah, tapos na yung condolence, tapos na yung wake, okay na. Always follow through. Maski tapos na, check nyo, friend, kamusta ka na? How are you? O, kamusta dumaan ka sa sementeryo? How are you today? Lalo na alam natin na nag-grieve pa sila. We ask them, how are you? At believe me, coming from me, ang sarap-sarap ng feeling na hindi ka talaga nag-iisa. Very good. Thank you so much for this, Doc Lal. Ali, alam namin medyo tawag dito, holiday, tapos tapos siesta time pa, but you gave your time for us. Thank you so much, Doc. Thank you. Eh, kayo ba naman ang mga prinsesa ng Alas 4? Diba? Maraming salamat. Doktora Lilian Nanggi, ang ating BFF psychologist dito sa Happy Night, ang ating today's expert to the rescue. To the rescue.